Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Pastor Detchie. This is our midday refreshment for today, July 30. And I really praise God kasi po maayos po ang panahon, hindi po siya umuulan. Hindi rin po napakainit at masaya po ang mga puno sa labas kasi may hangin po. Nakikita ko pong sumasayaw-sayaw yung mga dahon. And from where I'm seated, meron pong isang puno ng niyog na walang bunga. Meron po siyang maraming dahon na sumasayaw at this time. So bago po natin ipagpatuloy ating pag-aaral, ay mag-pray po muna tayo dahil tuwing tayo po ay humihingi ng tulong sa Panginoon para maunawaan natin ang kanyang salita, ay talaga pong pinapadala niya po ang tulong ng Holy Spirit na siyang magtuturo sa atin. Let's pray. Heavenly Father, we are grateful, Lord, na hanggang sa araw na ito, Panginoon, kami po ay malakas, malusog, at kumakain, may kinakain, at bagamat may mga dumaan na mga pagsubok, mga karamdaman, mga problema, Lord, kami po ay inyong ni-rescue, at sa araw na ito, kami ay nagpapasalamat dahil napakabuti po talaga ninyong Diyos. Lord, we ask the Holy Spirit na siyang magtuturo sa amin ng inyong salita, upang ang inyong salita, Panginoon, ay pumasok sa aming mga puso, mag-ugat, lumago, at maipamuhay namin, Panginoon. And I pray, Father God, in the name of Jesus, na ang bawat isang nakikinig ay hindi po madidistract ng kahit anong mga kaabalahan at makapag-focus po kami, Panginoon, sa inyong napakagandang salita sa araw na ito. Salamat po, Ama. Salamat, Holy Spirit. We thank you in the name of Jesus. Amen. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon dahil malapit na po ang July at patuloy pa rin po tayong nakakaranas ng kanyang kabutihan at ng kanya po mga provisions. At kami po bilang mga nasa ibang bansa, nandito kami sa Singapore, at kung kayo man po ay taga-Philippines na nakikinig nito ngayon, kami po ay laging nagpipray na kayo po na nasa Philippines ay lagi pong kakalingain ng Lord at ipoprovide niya ang mga needs ninyo. At kasakasama po namin kayo sa prayers, lalo na po kapag meron kaming naririnig na may mga bagong developments sa kalagayan po ng ating mga bayan at mga syudad in terms po of number of cases ng COVID patients. So thank God, He is a good, good God. Sa araw na ito, ang atin pong pag-uusapan ay pinamagatan ko pong those who believe in God are not exempted from problems. Ang mga naniniwala o nananampalataya sa Diyos ay hindi po exempted sa problema. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nagsisimba sa isang born-again Christian, nagbabasa ka ng Bible, na meron kang faith sa Diyos ng Biblia, ikaw ay isang mananampalataya. Hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi na makakaranas ng problema. And let's dive right into our text for today, Psalm 34 verse 19, New Living Translation. The righteous person faces many troubles, but the Lord comes to the rescue each time. Psalm 34:19, ulitin ko po, New Living Translation. The righteous person faces many troubles, but the Lord comes to the rescue each time. Marami daw po ang afflictions ng mga righteous, pero ang Panginoon po ang naglalabas sa kanila or nagtatawid sa kanila mula doon sa mga kaguluhan o problema na yon. Praise God for His Word. At marami po talaga ang makaka-relate nito kasi may iba nga po kung kailan po sila na nakakilala sa Lord ng lubusan, kung kailan sila nagkaroon ng personal na relationship, tsaka po dumagsa yung kanilang pagsubok. Alam niyo po, meron po akong isang kakilala, isang friend ko po na taga Horizon Church dito sa Singapore. Nagsabi po siya na ipag-pray yung kanya pong sahod kasi siya po ay nagsimula po siyang maging very regular sa kanya pong pagbibigay sa gawain, and kung kailan nga po ganun ay nabawasan po ang sahod niya. At bagamat ito po ay expected dahil COVID nga ngayon, pero alam ko na sa heart niya medyo nahirapan po siyang i-analyze or i-process ito. Pero praise God po, dahil ang salita ng Lord po ay meron pong comfort na ibinibigay sa atin, na talaga palang ang mga
problemang katulad nito ay pagdadaanan ng taong tunay na nananampalataya sa Panginoon. Madami daw po ang magiging paghihirap ng mga matuwid, subalit ang Panginoon daw po ang magliligtas sa atin sa lahat ng ito. Yun po ang sabi ng Salmo 34:19. So wag nating isipin na hindi tayo tunay na tagasunod ni Jesus, baka hindi tayo kilala ng Lord, or baka hindi tayo pinapaboran kasi bakit ganun, nagsisimba na tayo sa Christian church, nagbabasa tayo ng Bible, nagpipray tayo, bakit may problema pa tayo? Yun pala po ay isang bagay lang na normal para sa taong, at kahit sa taong may pananampalataya sa Diyos. Praise God. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 11 sa New King James Version, sabi po doon, persecutions, afflictions which happened to me at Antioch, at Iconium, and at Lystra. What persecutions I endured, and out of them all, the Lord delivered me. Out of them all, the Lord delivered me. Ang nagsasalita po dito ay si Pablo po. Sa kanya pong mga biyahe, nangangaral po siya ng Word of God sa iba't ibang bayan. Siya po'y sinusundan ng persecutions. At ang sabi niya, out of them all, the Lord delivered me. Iniligtas siya ng Panginoon sa lahat ng mga problema at pagsubok. Yung mga persecutions. Ano po ba ang mga persecutions? Ang persecutions po ay harassment. Yung pong ikaw ay aawayin dahil sa iyong pananampalataya. Napakahirap po kapag kayo ay nangangaral sa salita ng Lord. Alam niyo na ginagawa niyo naman yung dapat ninyong gawin. At may mga taong magagalit sa inyo dahil hindi naiintindihan o hindi nauunawaan ang ginagawa ninyo. Yun pala po ay normal para sa isang taong nananampalataya at naglilingkod sa Lord. So kung kayo po ngayon na nakikinig sa akin ay faithful Christian, faithful believer, at sa tingin po ninyo ay kayo naman ay sumusunod sa Lord, huwag po kayong magugulat or magagalit. Huwag magugulat or magagalit kung meron pong mga trials dahil ito po ay kabahagi ng ating lakbay. At ang importante, i-deliver tayo ng Lord out of them all. At hindi po tayo pababayaan. Ang sabi ng Proverbs 24 verse 16, the godly may trip 7 times, but they will get up again. Ang mga makadiyos daw po, ang mga mananampalatayang totoo, ay babagsak. They will fall 7 times, halimbawang 7 times, ano po, but they will get up again. One disaster is enough to overthrow the wicked. Subalit daw po ang mga walang Diyos, isang problema lang bagsak na, hindi na makakabangon. Pero ang isang tao pong may tunay na pananampalataya sa Lord, bagamat laging may mga pagsubok, may challenges, meron pong mga testings, babangon po tayo kahit ilang beses po yan. Dahil yan po ang nakalagay sa salita ng Lord at yan po ang mangyayari. So kayo po na merong hinaharap ngayon at may pinagdadaanan, praise God, rejoice, kasi po babangon pa rin po kayo dyan. Hindi kayo pababayaan ng Panginoon na lagi lang pong nakalugmok sa problema. Ano po ang sabi ni Pablo? Si Pablo pa rin, ano po? 2 Corinthians 12 verse 10, sabi niya, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Maligaya daw siya at masaya sa mga kahinaan, sa mga panlalait sa kanya, sa mga pasakit, sa mga troubles, mga persecutions, pag-uusig at paghihirap na nangyayari dahil sa kanyang paglilingkod kay Kristo. Sapagkat daw po kung kailan siya mahina, dahil nga sa mga dinadaanan niyang kahirapan, saka naman siya pinalalakas ng Diyos. Saka naman niya nararanasan ang kalakasan na nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, kapag kayo po ay mayroon pong pinagdadaanan na pagsubok, pansinin niyo po, matamis po ang kasunod. Bakit? Dahil kapag naranasan niyo na po yung victory na ibibigay ng Panginoon, yung victory po sa bandang unahan, praise God, napakatamis. Dahil kapag tayo po ay naghihintay
nagpapasensya, nagpapasakop sa Panginoon sa kalagitnaan ng lahat. Nandun po yung aabutin natin yung point na ang Lord na ang kikilos at yung ating panghihina ay mapapalitan ng kalakasan. At doon natin makikita na yung kalakasan natin ay manggagaling lang talaga sa Panginoon. And when I am weak, then we will be strong. Because by then, ang strength natin ay manggagaling na sa Panginoon. Naalala ko rin po nung panahon na si Pablo po ay unang nagkaroon ng encounter with Jesus sa kanya pong paglalakbay papuntang Damasco upang usigin na naman ang mga mananampalataya sa Panginoong Jesus. At siya po ay inaresto ng Lord midway sa kanya pagpunta doon sa Damascus at siya po ay nabulag, nag-reveal ang Lord sa kanya ng kanyang personal na layunin sa buhay ni Pablo. At dahil nga po dito, may inutusan po ang Lord na pumunta kay Pablo upang siya po ay pag-pray at manumbalik yung kanyang paningin. At ito pong taong ito sa ngalang Ananias ay ayaw niyang magpunta doon dahil sabi niya, ayaw kong magpunta doon, Lord. Dahil yung tao na yun, maraming ginawang kasalanan laban sa mga anak mo. Marami siyang mga sinaktan at kasama siya doon sa nag-approve sa kamatayan ni Stephen. So para pong nagkaroon po ng takot ito si Ananias, pero ang sabi ng Lord kay Ananias doon sa Acts 9:15-16, the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show him, sabi ng Diyos kay Ananias na inuutusan niya na makipag-coordinate kay Pablo. Sabi ni God doon sa Acts 9:16, I will show him, I will show Paul, papakita doon niya kay Paul, how many things he must suffer for my name's sake. Alam niyo po, noong una ko po itong nabasa, long time ago, noong una po akong nakakilala sa Lord, at mga unang-unang beses pa po ako nagbabasa ng Bible, talaga pong natinag po ako, nauga po yung aking isip. Can you imagine, tinawag ni Lord si Paul na dating mauusig, dating palaaway sa mga Kristiyano. Si Pablo nga kanhi, taga-away, taga-usig, kanang gilutos niya ang mga tagasunod ni Kristo. Unya, na-encounter niya si Jesus, ang Ginoong Jesus nag-reveal sa kan Pablo sa iyang kaugalingon. Unya, now na tinawag na ni Jesus si Paul, sasabihin ni Jesus, I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Oh my goodness. Pag ikaw po na born again at ang sasabihin sa iyo ng pastor, tanggapin mo si Jesus kasi mayroong plano si Jesus na ikaw ay magsasuffer para sa pangalan niya. Baka hindi ka na bumalik sa Horizon Church. Ayaw ko dyan. Gusto ko doon sa simbahan na puro masarap ang naririnig ko. Ayaw ko dyan kasi pahihirapan, puro sakripisyo, puro pahirap. Ayaw ko dyan kasi bakit ganun? Eh, bista mapabuti ang buhay ko, meron pala akong pagdadaanan. Sabi ng iba, ay, si Pablo lang naman yun kasi may malaking plano ang Lord sa buhay niya para gamitin siya mightily. Kaya meron din siyang mga trials na mighty. Alam niyo po, ang lahat po na nakasulat sa Biblia po ay po pwede nating matutunan, pagkuhanan ng katutunan, ng aral. We could learn from every single thing that's written in the Bible. And I'm sure, ito pong pagkakalagay nitong Acts 9 verse 16 na sinabi ni Jesus kay Ananias, pumunta ka sa kanya dahil pinili ko siya upang maglingkod sa akin, mangaral tungkol sa aking salita sa harap ng mga hintil, mga hindi mananampalataya, mga hindi Hudyo, sa mga hari at sa mga anak, sa mga lipi ng Israel. Pumunta ka sa kanya dahil may balak ako sa kanya na siya ay may pagdadaan ng mga pagtitiis. Hala, ang hirap yata ang intindihin nito. Isipin mo, pumunta ka roon, Ananias, dahil si Pablo ay pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hindi Hudyo, sa mga nasa gobyerno, nasa pamamahala, at sa mga anak ng Israel. At ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin. Hallelujah! Agoy! Unsaon na lang. Pero praise God, alam niyo po, si Pablo, dahil nakita niya kung gaano ka makapangyarihan ang Lord, naunawaan niya sa kanyang puso na kung yung mga inusig niya
kahit gaano pang martyrdom, anong hirap ang dinanas, ay hindi tumalikod sa Panginoon. Meron talagang, there's really something in the Lord. Lalo na po yung resurrection power na namalas po ni Paul, at nakita niya na tunay talagang buhay ang Panginoong Jesus dahil nga po nag-reveal sa kanya on his way to Damascus, at naranasan niya na hindi patay, na hindi na natiling patay sa libingan ang Panginoong Jesus. Kaya ganun na lang po yung kanya pong pagka-convert, yung kanyang turnaround, yung kanyang pagsuko ng buhay niya sa Lord, na kahit na alam niya na meron siyang mga paghihirap na dapat danasin para kay Jesus, hindi po niya ito pinansin. Hallelujah. Alam niyo po, sa mga pangangaral ni Pablo, lagi niya pong pinapaalalahanan ang mga taong naniniwala sa sinasabi nila tungkol kay Jesus. Lagi niya pinapaalalahanan na magpatuloy sa pananampalataya, at subalit meron kayong dadaanan ng mga hardship para makapasok sa kingdom of God. Doon po sa Acts 14 verses 21 and 22, nung nandun po sila sa Antioch, silang dalawa ni Bernabe, si Barnabas, sabi ni Pablo, sabi niya, sabi dito po sa Acts 14, ano po, 21 and 22, after preaching the good news in Derbe and making many disciples, Paul and Barnabas returned to Lystra, Iconium, and Antioch of Pisidia, where they strengthened the believers and they encouraged them to continue in the faith, reminding them that we must suffer many hardships to enter the kingdom of God. We must suffer many hardships to enter the kingdom of God. Hindi po party ang pagiging Kristuhanon. Dili tanan, balloons and ribbons and ice cream and cake and good things and blah, blah, blah. Kundi po talaga pong meron kang dapat na madaanan. And I think it's because sa mga pinagdadaanan ng mahirap, doon mas na ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kalakasan, ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagiging buhay na Diyos. Hallelujah. Sa Acts 20 verse 23, sinabi po doon na the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. Si Pablo pa rin po ang nagsasalita dito. Ang sabi niya, ang tanging nalalaman lang daw niya ay ito, binabalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayan na dinadaanan ko. Pero alam niyo po kung anong ginagawa ni Pablo kahit pinipigilan siya ng makasama niya? Tumutuloy siya dahil alam niya na kasama niya ang Diyos. Tumutuloy siya sa lakad niya bagamat meron siyang nakikinikinita or alam niya na merong mananakit sa kanya. Pero hindi niya yun iniisip, hindi niya yun pinapansin dahil alam niya kasama niya ang Diyos. Hallelujah. 2 Corinthians 6:4 says, New Living Translation, in everything we do, we show that we are true ministers. We are true servants of God. We patiently endure troubles and hardships and calamities of every kind. Sa halip daw, lahat tayo ng paraan sinisikap nating ipakita. Dapat nating sikaping ipakita ang ating katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. At magtiyaga tayo na magtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Dahil ito po ay bahagi ng ating paglilingkod. Hindi ko po sinasabing sadyain nating saktan ang sarili natin. I'm not saying that you do self-inflicted pains. Hindi ko sinasabing saktan mo sarili mo, talagang pahirapan mo ang sarili mo, piliin mo talagang maghirap ka. Hindi po. Siyempre po, kung may papapiliin sa'yo, may ipapapili sa'yo, cake ba or simpleng tinapay, may choices ka, piliin mo yung mas masarap. Pero kung halimbawa pong nandun ka sa sitwasyon na talaga ang Diyos ang magdedesisyon, tandaan mo, kung ang kanyang pagpadadaanan sa'yo man ay hindi man madali, praise God, dahil bahagi yan ang iyong journey.
kung ikaw ay nagbabasa ng Bible, ikaw ay believer in Jesus, ikaw ay active sa iyong paglilingkod sa Lord, ikaw ay hindi reklamador, ikaw ay nananalangin, huwag kang magtaka kung bakit meron ka pa rin problema. Dahil ang problema po ay opportunity na ang Diyos po ay nakakagawa na ipapakita niya ang kanya pong kapangyarihan. Pero hindi po sadista ang Diyos. Hindi po siya nananadya. Hindi po niya ginagawa yun para lang paglaruan tayo or paiyakin tayo or para lang ipakitang siya ay macho na God, na macho. Hindi po. Para din po sa atin yun. Wala pong pinag-iba yan doon sa anak nating infant or toddler na tinuturuan mong lumakad. Habang nag-aaral lumakad, hinahayaan mong madapa, hinahayaan mong magasgasan, hinahayaan mong mangudngud minsan para matutong lumakad. At kapag natuto ng lumakad, nagiging independente, nagiging malakas, hindi na po siya lalampa-lampa. Hindi po tayo pinapayagan ng Lord na dumaan sa mga paghihirap o mga pagtitiis dahil siya po ay sadista. Hindi niya ito pinapahintulutan para po paglaruan tayo dahil siya po ay whimsical at kapritsyoso. Hindi po, lagi pong para sa kabutihan natin. Ang taong hindi po dumadaan sa problema, sa unang dating ng problema, sa susunod na pagkakataon, lagpak, pagsak ka agad. Pero ang tao na may pananampalataya sa Lord, kahit 7 beses nga daw po, na siya ay pabagsakin or bumagsak man siya sa problema, ibabangon siya ng Lord. Di ba yun ang ating teksto? Psalm 34 verse 19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. New King James Version, marami man ang mga pagsubok, marami man ang mga pinagtitiisan na isang taong may pananampalataya sa Lord, bagsak siya ng bagsak, pero ibabangon siya ng Panginoon. Praise God. Napakabuti po ng Lord. At kahit po tayo po ay may mga problema ngayon, lagi po tayong makakaasa na ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng way out. Siya po ang nagbibigay sa iyo ng way out. At ang paalala po ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 3, New King James Version, no one should be shaken by these afflictions, for you yourselves know that we are appointed to this. Alam niyo, kapag nakarinig tayo ng mga balita tungkol sa mga kapwa natin mananampalataya na namumroblema din sila, tulad dito sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, na sabi niya, kapag narinig niyo na kami ay dumadaan sa pagsubok at paghihirap, huwag kayong matakot, huwag kayong mauga, huwag kayong mawala ng pag-asa. Dahil kayo mismo alam ninyo na tayo, kami ay naka-appoint para dito. Ito ay bahagi ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ang naglilingkod po sa Panginoon, bahagi po ng kanyang paglalakbay, ang mga afflictions and trials and persecutions. Dahil, again, uulitin ko lang po, when we are weak, God's strength surfaces. Ang kalakasan ng Panginoon ay pumapaibabaw, nagsusurface, lumulutang. And when we are weak, we become strong because of the strength that's being supplied by God through the power of His Holy Spirit. Naalala ko po yung isang tagpo doon po sa bilangguan sa Old Testament na may isang pangyayari sa buhay po ni Joseph. Kung naalala niyo po si Joseph, yun pong naging second in command sa buong Ehipto. Si Joseph po na ibinenta ng kanyang mga kapatid. Si Joseph po na ginawa ng kanyang tatay ng coat of many colors. Doon po sa Genesis 39, nung siya po ay nasa bilangguan, nung una ko po itong nabasa, itong Genesis 39, 21 to 23, ako po, again, ay nagtanong, kasi nakalagay po dito, basahin ko po ah. The Lord was with Joseph in the prison and showed him His faithful love. Sabi ko, teka lang, Lord, kung ikaw ay kasama ni Joseph, ba't di mo na lang siya hindi pinabilanggo? Kung kasama mo pala siya, kasama ka pala niya, bakit mo pinahintulutan na mabilanggo pa rin si Joseph? Pero dahil nga po pala,
kasama, kaagapay, ingredients ng atin paglalakbay ang mga ganitong uri ng pagsubok, pagtitiis. Basahin ko po ng buo yung Genesis 39:21-23, New Living Translation. The Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened in the prison. The warden had no more worries because Joseph took care of everything. The Lord was with him and caused everything he did to succeed. So kung ang pagkalagay ng Lord sa iyo dyan sa kinalalagyan mo ay merong mga challenges, kasama mo pa rin pala ang Diyos dyan. At sa mga challenges na dinadaanan mo dyan sa kinalalagyan mo na sa paningin mo ay parang hindi ka dapat nandyan dahil problema yan, mahirap yan, pero nandyan ka ngayon, hindi ka pala dapat magreklamo dahil kasama mo ang Diyos at dyan kung saan ka nandyan, iku-cause ng Lord na ikaw ay mananagumpay, na ikaw ay magiging excelente, na ikaw ay magkakaroon ng blessings and favors. Katulad ng nangyari kay Joseph. Bagamat nasa loob siya ng bilangguan, binigyan siya ng Diyos ng pabor na ang warden, yung pong tagapamahala ng bilangguan, ay nagkaroon ng magandang damdamin, habag, pabor para kay Joseph. And the Lord was with him and caused everything he did to succeed. Hallelujah! Lahat ng gagawin natin, bagamat mahirap na sitwasyon, magsasucceed pa rin. And I'm gonna be closing po sa isang verse na alam ko po na madalas niyo pong marinig sa akin at madalas niyo rin pong marinig sa iba't ibang mga pastor or preachers. At ito po ay sa kadahilan ng ito po talaga ay kagamit-gamit kapaki-pakinabang and very relevant sa bawat isa. So kaya po maraming-marami pong preachers of the Word of God ang lagi po itong binabanggit. At ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang John 16:33. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. I have overcome the world. And in John 14:18, sabi din ng Panginoong Jesus, I will not leave you orphans, I will come to you. Hindi po tayo iiwanan, hindi po tayo, yung tinatawag po nila ngayon sa term po ng mga Pilipino ngayon, hindi po tayo ilalaglag, hindi po tayo pababayaan ng Lord. At kahit ano pa po itong kaharap mo ngayon na problema, kapatid, rejoice, be of good cheer, dahil ang Panginoong Jesus ay hindi mang-iiwan, hindi ka pababayaan. Hallelujah! At kung ilang beses man na dumating ang mga pagsubok na yan, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Lahat ng pagdadaanan mo, lahat ng pinagdadaanan mo, huwag kang bumitaw sa Panginoon dahil ilalabas ka ng Lord dyan, ililigtas ka ng Lord dyan, itatawid ka ng Panginoon. Let's pray. Lord, maraming salamat sa salita mo na minsan na namang nagpalakas sa aming kalooban, nagpalakas sa aming pananampalataya na hindi pala Panginoon, hindi pala kami dapat mag-isip na dahil kami ay sumusunod sa iyo, kami ay exempted sa problema. Salamat Panginoon sa mga pagkakataon na pinahintulutan mo ang mga pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito ang naging pintuan upang makita namin ang kapangyarihan mo. Ang mga pagsubok na ito ang nagpatatag sa amin, nagbigay sa amin ng turo na kami ay dapat lumaban, manampalataya, dahil hindi mo naman kami iniiwanan at hindi mo kami pinababayaan. Salamat Lord for the victory. Thank you Father God because you are always with us. You will never leave us, you will never forsake us. Thank you Lord. We give you honor, we give you praise. Alam namin lahat ng aming mga problema, lahat ng aming pangangailangan ay kayo na po ang bahala dahil inuna namin kayo, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Father, in the name of Jesus. Amen. Praise God. God bless you po. Ito po si Pastora Detchie. I will keep you in my thoughts. I'll keep you in my prayers. I'll keep you in my heart.